baybayin ng pangarap, bayaning walang hanggan sa malayong lupain. May bukang diwayway, welcome to the Overseas Podcast Worker. Hello, mga ka-OP! Welcome to episode 28. I have a very good idea for this episode. Okay. We call this episode the Alice Go Challenge. Okay. Bakit pala yun ang challenge? Or bakit yun ang episode natin? Eh kasi, naalala mo, si Alice Go, sa nung tinatanong siya ni Senator Lauren Legarda about her formative years in Mambantarlac, wala siyang naalala. Oh, repetitive. Diba? Nasa farm. Sa farm siya lumaki. Oo. But, wala akong pakialam sa childhood niya, for now, at least. In this episode, we will try to answer the same question. Okay. But, we will be basing it on our own childhood. Pero ano, to start with, let's define what you call formative years. Ito yung nabasa ko. So, the formative years or the early stages of childhood are between 0 and 8 years of a child's life where they learn more quickly than at any other time in life. These are the years in which a child experiences rapid cognitive, intellectual, social, emotional, and physical development. Kaya napaka-imposible na parang wala talaga siya naalala eh. At saka palagi siya sumasagot from 14 years old na nagtatrabaho siya sa farm, nagpapakain siya ng hogs, blah, 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 blah. Pero yung formative years na 0 to, sabihin natin, at least 13, sabihin natin, meron akong masasabi. Ako meron akong masasabi eh. Although mahina ang memory ko. Meron akong to a point na very detailed minaalala pa ako. Ako, yun ang kulang naman sa akin. Okay. Sige, ikaw muna. No, ikaw muna. Ladies first. Formative years ko. Ako nung naalala ko nung bata ako, lumaki kasi kami sa Pandakan. Wala kaming permanent address. So we were transferring from one part apartment to another. So, from Pandakan and then to Paco. Pero yung talagang masasabi ko from hanggang 7 years old is sa Pandakan. So, from baby ka to 7, Pandakan? I believe so. Mas marami ako naalala doon. Kung yun ang ano mo ha, yung formative years, yung from 0 to 7. Kasi yung 8 pataas, alam ko na sa Paco na kami, tapos mag-high school na ako ng mga 11. Ganun. Pero Manila talaga. Manila talaga. And then, yung bata ako naalala ko, meron akong kalaro. Ang mga kalaro ko, si Yasmin, si Beth, kalimutan ko isa, tsaka si Rosa. Tapos, naglalaro kami ng piko sa kalsada. Tapos, naalala ko noon, parang, di ba pag naglalaro ka ng piko, kailangan meron kang, ano ba yung tawag doon? Yung binabato? Pato. Pato. So, parang pag hindi ka nakahanap ng saging, para sa pato mo, yung, di ba yung pato mo, ibabato mo doon sa linya. Kasi, yun yung parang 7 lines yun. So, one step, tapos 2 steps. Alam mo ba yun, yung piko? So, kapag yung pato mo, sabihin natin yung mga tansan, hindi siya pwedeng, pag binato mo, may possibility na mag-bounce, hindi siya maglaland doon sa line. Talaga, hindi ko alam na saging ang pat. Pwedeng saging. Yun, parang pag saging yung pamato mo, wow, matatapos mo yung piko. Di ba dapat parang madulas yung saging? Hindi, kasi yung saging, di ba, yung mismong balat niya, i-fold mo siya. Ah. Kumbaga parang pag binato mo siya, mas may weight siya at the same time, it sticks to the ground. Meron pa palang ganun. Ah. Di ba, sabi ko lang, naalala. Ito very specific, okay? So, yun ang gustong-gusto namin laruin. Tapos, mahilig kaming maglaro ng Barbie doll. Itong tatungtong best friend mo. Nung bata kami yun, si Yasmin at saka si Beth. Silang dalawa. Si Beth, naalala ko,
yung nanay niya mananahe. So, pagpupunta kami sa bahay nila, ang dami talagang retaso dun sa, ano, sa floor nila. Tapos, si Hasmin naman, hindi ako masyadong nagsistay sa bahay nila, pero more on dun sa bahay nila, Beth. Kasi parang yung bahay nila, Beth, parang, kasi nga may ligmang sa Barbie, ang di ko naalala kung sa kanya ba yun or may dala kami, pero parang nakakagawa yung, ma, yung ano niya, mother niya ng parang made of retaso na maliliit na manika. Mm-hmm. Tapos, so doon kami sa floor, sa second floor nila, na pag, na po pwede kang mag-hop over doon sa kanilang window, pumunta ka na doon sa, ano, hindi nga yun, ano, hindi nga Narnia, yung balcony eh. Narnia ba to? Hindi siya balcony, kasi ano na siya, yero na siya. Ah. Yung bubong nila sa first floor. Tas, ang tawag dyan ay lanay. Tapos ilog na. Sa Pandakan kasi, meron yung ilog eh. Pandakan 2 kami nakatira. Ayun, tingnan mo. Naalala ko. Tapos, naalala ko nung bata kami. Ano ba, syempre yung, kasi sa Pandakan, nagsa-celebrate din sila the same time na nagsa-celebrate ang Cebu ng Santo Niño. So, January. Parang sa Tondo, yun din yata. Sa Tondo, Pandakan. Alam ko may parts ng Paco, pero hindi whole, the whole of Paco. Tapos, ano pa ba? Di ba yung, ano? Ay, iba pala yung nagbabasa. Hindi nagbabasaan yun eh. San Juan niya. San Juan yun, yung basaan. Naalala ko nung high school ako nun. Nung high school ako, pag nakasakay kami ng, sasakay ka ng jeep from San Juan to bababa na ako ng sa St. Paul. Kahit na nasa loob ka ng jeep, pag nag-stoplight na, babasahin ka ng mga residents doon ng tubig. Sa San Juan? Sa San Juan. Wait, wala ka bang naalala ang ano? Anything? Sa kumunta? Wala ka bang ano, naalala ang nung bata ka na anything traumatic? Ay, oh my God. That's a good question. Traumatic. Yung last episode na... Ito. Ang naalala ko nung bata kami, kasi yung Pandakan, binabaha talaga doon. Ang traumatic doon ay, ay nako, kadiri. Bakit? Kasi pag ano, pag, ay, traumatic doon kasi pag nagbabaha doon, alam yung baha doon, pwedeng makareach. Hindi, kasi first floor, second floor kami. So yung staircase, pwede siyang siguro mga apat na staircase. Okay. Siyempre yung sa banyo, nantay namin yung banyo namin, hindi yung, hindi katulad mga banyo, ayaw maayos, may mga tayo sa amin, wala. Ayaw ko nang maalala. Nakakadiri doon. Siyempre, lalabas yung mga pupo doon sa ano. Yung mga jebs, umahalo sa ayaw ano. Ayaw ka na. Huwag mo na, hindi ka na tinututuloy yun. Ikaw naman, ano ba yan? Ang ganda dapat nung umpisa eh. Bakit traumatic ka? Pwede maging positive muna tayo. Oh, sige. Kasi... Ako, actually, tapos yung naalala ko before. Ganito. Kasi yun yung mga... Sorry. Yung mga yun, siguro kung... Yung mga baha. Nag-i-stick sa utak mo yun, di ba? Yeah. Tapos, kung si Alice Go, dapat may mga traumatic experiences ka nag-i-stick sa'yo. Okay, ang formative years eh. Dapat naalala niya yun at least. Tsaka, naalala ko, nung bata kami, bata ako, mahilig akong mag-collect ng stationery at saka ng kisses. Ah. So, meron tindahan doon sa Pandakan na nilalakad ko. Siyempre, bata ka noon. Back then, malayo yun para sa bata. At saka, siyempre, naman, protective, excuse me, mga parents namin. Pag napalayo ka na, hahanapin ka na. Sa amin, ang malayo is kapag five houses away from our house, malayo na yun. Eh, yung binibilang ko, parang dalawang streets after kung saan kami. Tapos, sa akin parang siya ako na pag nakakapunta ako dun. So, pupunta ako na, I will make it a point na pupunta ako dun ng mga once a week or two times per month at makakabili ng stationery. So, inaamay ko yung amoy ng stationery dun sa maliit na tindahan na yun. Ikaw. Yun na yun? Tapos na? Marami pa. Pero ikaw muna. Baka naman mag 1 hour ako dito. Okay. Kasi ako, full of trauma yun sa akin. Ano ginawa sa'yo? Pero masasaya naman.
Isa sa mga naaalala ko, nag-stick talaga sa auto ko. I was forced into marriage. Hindi kasi mga bahay, no? Ay, alam ko yan, yung mga bahay-bahay. Tapos yung kalaro ko noon, ang parang pinuwersa akong ikasal, si yung pare, si Lito. Mm-hmm. Tapos ano pa si Romel. Mm-hmm. Tapos kinasal ako sa kababata ko, kapit-bahay namin, si Doty. Saan ba kayo na nakatira? Nakatira kami sa Kalumpang Marikina. Kalumpang. So yung, kung malapit kami sa, kung nasaan yung SM Marikina ngayon, doon lang, malapit lang kami doon. Lapit lang nun sa ano natin, home natin. So, hanggang ngayon, nandun pa yung ibang tao ang kasabihin ko din. Shout out. Tapos, si Doty, full name niya is Dorothy, alam mo. Mm-hmm. Dorothy. Si Doty, tsaka ako, parang pinilit kami ikasal nung kalaro namin. Hello! Oo, pinilit kami ikasal nung kalaro namin. Tapos naalala ko, umuwi ako, umiyak ako. Tawa naman. Umuwi ako kasi sabi ko, umikasal na ako. Hello! May wedding vows ba? 4 years old lang yata ako. 4 years old the time. Umiyak ako. Sabi, Mommy, I'm married. Wow, English ero. I'm married. Umiyak ako. Kinasal ako. Oh, ano sabi nung ano, kinasal sa'yo? Pumayag ba siya? Pumayag naman siya. Kasi di ba usually pag mga bahay-bahay na ganyan, yung minsan parang napapressure ka kasi alam sabi kasi na palagi mo, ikaw yung ano, nanay namin, ikaw yung... At saka yung si Doty nun, mas bata siya sa akin. Mm-mm. So parang, mga 1 year old lang siya? No, 4 years old kayo? Siguro mga 2 siya. 2 or 3, ganyan. So parang siya, laro lang talaga sa clueless. Kanya. Parang clueless. I mean, lang sa kanya. Ah. To be fair, cute na bata si Doty ha, nung ano, maputi, tas blood yung ano. Pero hindi naman sa ayo ako na ikasal. Oh. I mean, nothing against her looks, but yung the fact na parang kinasal na ako. Oo nga. Kasi yun, isa sa mga naalala ko. Pero sobrang bata ako pa nun. Pero nung mga mabandang natututo na akong basketball, ganyan. Ang nakakalaro ko, nag-grade 1 na ako. Mm-hmm. Grade 1 is ano ba? 6? Grade 6 ganyan. I think so. Mm-hmm. Ang kababata ko talaga si Lester or Dedoy. Dedoy okay. Ang nickname niya. Kasi siya, kaklase ko talaga siya since elementary. Grade 1 hanggang magka-schoolmate pa kami hanggang UST sa college. Ano talaga? Oh, nagkahiwalay kami nung high school kasi sa Maris siya nag-aaral ako sa UST. Oo. Pero ano, as in within the same area. Probably. Mm-hmm. Tapos yun talaga, naalala ko talagang dadayo. Pag magtatawag yun sa akin, papalakpak ko yun. Ganun yung call sign namin. Mm. Para labas ka na, mag-basketball na tayo. Okay. Tapos... So yung favorite sport mo was basketball? Oh, basketball na dati pa eh. Tapos... Hindi ka na ano, parang, di ba pag mga... like, hindi lang sports, pero games like chess. Oo. Naalala yung bata ako, naglalaro rin ako ng mga techs. Olin. Oo. Sipa. Ang alala ko, favorite ko, sipa talaga. Sipa. Ah. Pero yung, pag may mga, meron kang i-invest. I-invest talaga. Techs or Olin. Kasi, pag iipunin mo yun, parang ayoko siya. Hindi ako magaling sa ganun. Mm-mm. Ayun, tapos, nung grade 1 na ako, naalala ko, one of my best friends din kasi kaklase namin ni Dedoy. Mm-mm. Si Ace. Kaya lang anong bata niya namatay. Oh my god. Pero college uh-oh. No, not even. Siguro the after college na siya namatay. Pero yun si Ace. Tsaka kami magkakasama kami nung ano. Tsaka si Oliver pala, si Obeng. Mm-mm. Yun pa isa. Kaklase ko. Hindi ko na alam kung nasa siya ngayon. Pero, yun yung mga grupo ko. Tapos, yun yung sa school, tsaka sa, tapos mga kapit-bahay ko, si Richard, tsaka si Darwin na naalala ko. Yung mga nakatira sa likod namin. Eto, mayroong isang traumatic na hindi ko makakalimutan. Actually, parang related to kay Alice ko. Ano? Kasi, gambling to eh. Alam mo yung sakla?
Hindi. Yung sakla, kadalasan yan, pag may patay, pag may lamay, mm-mm, may makikita ka naglalaro ng sakla. Okay. Eh, parang may lamesang ganito, tapos may tataya ka dun sa, ano. Ang ginagawa, sa likod ng bahay namin, may saklaan. Yung ganun yung gambling na yun. Mm-hmm. Pero walang patay. Okay. So, illegal gambling siya. Mm-hmm. Tapos, kapag nire-raid yun, ilang beses din na-raid yun eh. Tapos, mm-hmm, pag nagpupulasan yung mga ano, yung nagtatakbuhan yung mga nagsusugal, mm-hmm, tumatakbo sila sa loob ng bahay namin. Mm-hmm. As in like, dun yung lusot nila para hindi sila mahuli ng mga ng tanod. Paano lusot? Like, from front to yung back ng kasi exit? Kasi yung bahay namin, nasa kalsada, ang kaharap niya kalsada. Yung main okay road. Yung likod niya yung saklaan. Ah, so mula sa likod papunta sa harap. So para makapunta ka doon sa main road, dadaan ka doon sa bahay namin. Pwede kang dumaan. Meron kalsada, pero pwede kang dumaan. May shortcut sa loob ng bahay. So yung may eskinita in between? No, like, sa, oh, kasi parang private property. Yeah, I know. So parang daanan yung ano. Oh, may kusina kami. Yung kusina namin, yung entry kasi noon, may entry sa likod, which is direct dun sa saklaan. Tapos yung labas niya, sa main road na. Pero so, kung kunyari ganito, hindi mo alam yung bahay nyo is pwedeng lusutan. Kung kunyari gusto mong maglaro dun sa saklaan, saan ang daan mo? Dun, merong ibang daan. Merong ibang daan. Okay. Kasi ang nangyayari nun, parang, yung mga napapanood mo sa movies na parang chine-chase na, ano, parang biglang dadaan sa loob ng bahay, gano'n. Gano'n yung nangyayari. Yan yung naalala ko nung bata ako. Tapos pag, ano yun, natutulog na kami, minsan nating gabi, biglang may tatakpong gano'n. Ako kasi naalala ko nung bata ko, parang kasi si mommy, di ba, ano siya, teacher siya. Mm-hmm. So, talagang parang, medyo ano palagi sa academics. Mm. So kapag wala hindi ako nakakasama sa top 10, nalulungkot talaga ako noon. Tapos nung bata ako, naalala ko nung nag-aaral pa ako ng elementary. Sa classroom namin, meron siyang parang merong binovote or ina-allocated teacher na sino yung president ng classroom. Meron ba siya niya nun? Hindi ako president, pero parang, ano ba yung mga positions ng president, secretary, tapos auditor. Basta ang ano ko. Muse. Hindi ako muse. So, ano, I wish, no? Pero ang daming mga, ano ba yung mga blood na mga mistakes na wala. Pero nalala ko, parang ang responsibility ko lang. Ako yung magsusulat ng noisy tsaka bilis. Ay, that's you. Parang, I'm excited ako. Parang yun yung look forward to every time nakapasok. Maglista ng noisy eh. At saka baby mo. Oh my God. Pa? Number one kalabang ka ng mga ano, mga noisy. Teacher's pet ka. Hindi naman. Pero, I guess. Tapos yung parang natutuwa ako na kapag, yung mga klase ko, pag nilagay ko siya sa noisy, tapos nakita nila yung pangalan nila sa noisy, alam mo yung change dun sa behavior nila. Talaga, bigla sila magiging bihig. Tapos pag nilagay ka na sila sa bihig, matutuwa ka sila. Power. Motivation. Otoritarian. Diba parang practices discipline among children. Pero ako, hindi ako pin-pressure. I don't, hindi ako na ano, never ako naging honor, ano, hindi rin ako, yung actually naalala ko noon, masaya na ako kapag yung art mo napili tapos isasabit. Ah. Alam mo yun yung drawing mo pero hindi napili isa. Yeah. Pero yun lang yung ano kababawan ko noon. Tapos sa amin din magkakapatid wala namang naging honor ganyan. Average lang kami, average. Si mami kasi mahilig siya na siyang kasi walang pressure. Frustrated stage mother yun. Mm-hmm. Parang kasi nung bata kami, nag-ano kami, sumasali kami sa mga singing contest, mm-hmm, poems. Hindi poetry ah. Poem or poem. Parang yung poem,
kailangan mo siyang i-memorize and then you would act it out on the stage. Ah, declamation. Declamation. Hmm. Ah, declamation. Alms. Alms. Ano tawag yun? Ano tawag yung play na yun? Alms, alms for the poor. Alam mo yung sinasabi ko? Shit, kalimutan ko na rin ah. Pero anyway, ayun. Sumasali ako sa ganun nung bata ako. Tapos si mami, kapag kanya mag-i-act out ko na siya. So, kailangan, ang turo niya is, kailangan mo i-exaggerate yung mga movements mo. Kasi you're on the stage. Mm. So, kung nasa stage ka, tapos maliit ka. Bata pa ako nun eh. Sabi niya, kailangan mo i-exaggerate. Kasi, think of it, like, think of the audience from the very back of the stage, of the stage or the auditorium na kailangan makita kanila. So, feeling ko, yun na nagpapanalo sa akin palagi. Kasi si mommy, yun ang nag, yun yung nag, naging lesson sa akin na kapag nasa stage ka, you have to, ano ka pala eh. Make the big moves. At this time, ano na si Lea Salonga? Sikat. Naalala ko lang si Lea Salonga nung high school na ako. Hmm. Pero si nung high school ako naalala ko, meron ko yung mga plays, play production. Oh, may mga God. Ano lang yung in within the classrooms. Kaya yung classroom versus the other classroom. Tapos, gano'n, ano, naalala ko. Pero nung, yun nga, so nung elementary ako, sinalangan ko sa poem declaration, declamation contest, singing contest, at saka yung spelling contest. Sumali na rin ako doon. Promil child ka pala eh. Ano ba ito ha? I tell you, nung bata ako, feeling ko sobrang galing ako. Saka talino ako. Tapos na nag-high school ako, parang, oh my God, naging kulelat ako, honey. Kasi parang dami ng, parang marami ng mas magaling sa akin, yung matatalino talaga na medyo academic. So, parang sa shocks, nagkakunan ako ng 70 plus na grade. Parang, eh, dati top 10 lang ako. Dati top 10 ako. Ayun. Tapos ito pa. Kasi nga si mami may ligaw, isali sa mga content. Hindi naman ako artistic, no? I mean, art in a form of singing. Mm-hmm. And then dancing. Ang sa arting talagang sa mga drawing, feeling ko si Donna. Pero yung sa drawing, pati yung, alam mo, pinatulang ko rin, hindi naman ako nanalo. Sino lang ako, kwento-kwento yung drawing ko. Pero, anyway. Sana sinabi mo contemporary. Tapos kapag mga, yung mga linggo ng wika. Nalala mo yun? Ah, yung mag-ano ka. Ah, hindi. United Nations pa rin nasa isip. Oh, meron din yun. United Nations, linggo ng wika. Kailangan magkasali ako sa mga contest. So, naka-Filipiniana ako. Yan, ako. Sa declamation contest, naalala ko, meron ako ang piece ko noon was about a princess yata. Tapos, si mami pa na pinatahian ako ng ano, yung gown na pang princess talaga. Yung, wow. Ano mo ang inspiration? Inspiration ng wedding ni Princess Diana. Wow. Yung pink na talaga malaki yung dito. Tapos, ay, ano pa nga pala si Princess Diana nung time na yun, ano? Buhay pa siya noon eh. Hmm. Paano mo na wala si Princess Diana? 90s na yun. Oh, 90s. Ayun. Ang ganda mga ba? Ang sarap yung alam mo yung mga, yung ano? Core memory mo, ano, no? Pang halatang classy. Ano classy? Kasi mga naalala ko parang ang sasama. Naalala ko yung may isa ko naalala. Kukwento ko na sa ito. Yung lola ko from my father's side. Lola Carmen sa Bulacan niya. So, taga Bulacan. Tapos pag pumupunta sa amin sa Marikina yon, pag siya yung nag-aalaga sa akin, pag dinidisiplina na ako noon para next level. Alam mo yung pag umiiyak ako, pag hindi ako tumatahimik, tumatahan, ang tawag nila sa ano. Pinapatakan ako ng kandilan. Oh, papatakan ako ng kandila sa daliri. Yung wax. Oh. Tapos pag hindi ako ano, pag hindi ako tumatahan, ano sa pang traumatic, yung nilagay ako sa kulungan ng manok. Oh shit. Yung kulungan ng manok na yon. Ano ah, hindi yung parang nakaupo ako ganyan, nakadapa talaga ako.
Oh, shit. Oo, oh, naalala ko yun. Nakadapa ako. Pinagagawa ko. Hindi ko naalala. Hindi ko naalala yung ginawa ko. Pero kung ginawa sa akin, ang naalala ko. Oh, my God. But even though, meron kang ginawa. I don't, can't be that bad na parang ano. In lola ko. Talagang ano siya sa akin, traumatic siya sa akin. Kaya naniniwala ako sa mga child pag ginawa mo yun, talagang nag-i-stick talaga. Kasi ako naalala ko yun. Yung lola at saka yung yuko, hindi naman gano'n. Kasi pag naalala ko, nung umuwi kami ng bata, sa Taylor kami. Pants go, Taylor. Oo nga, no. So anyway, sa Taylor, naalala ko si ang lola at lolo ko sobrang bait. Tapos ang favorite ko na kinakain is iba talaga ang pinakbet ng Ilocano. I've never tasted the same pinakbet nung natikman ko yun. Unless ang daddy ko ang nagluluto. Pero walang ganung distinct yung lasa ng pinakbet ng Ilocano. Kasi sa pura, Ilocano sila. Pero may part ng Tarlac na tama si Pio de Veros doon na nagpapampang ka na. Kasi si daddy, ang lola ko noon is parang ano siya, pampang ganyan tao sa kanya. Kasi lumaki siya sa Tarlac, pero... Ang salita niya, kapampangan. Kapampangan. And then parang part ng ginang Pampanga. Kasi syempre siguro sa ancestors ka niya. So si daddy, ang alam ko, kung hindi rin siya, kung marunong siya mag-ilakan, baka mayroon din siya alam na Kapampangan. Kapampangan. So anyway, nung bata kami sa Tarlac, sobrang bait ng lola ko. Pagkatapos, ang distinct na pinaka nilo-look forward ko sa Tarlac, yung fresh cow's milk. Cow or kalabaw? Ah, kalabaw pala. Oh, my God, ba yun? Cow? Napaka-western. It's everybody's milk. Kalabaw's milk. Na nandun sa bote. Yung clear na bottle na ganyan yung shape. Everyone, ang sarap nun. Para siyang, hindi siya milk na nabibili mo na yung mga cow. Saan mo nilalag, iniinom mo lang direct siya? Basta nalala ko yun every morning, parang siyang yung taste niya is incomparable talaga. It's parang may sweet taste na parang very refined na distinct na kahit na hindi ka nakatikim ng milk ng iba, ibang kind of alam milk, ko yun. It tastes really good. Pati kasi talaga yan. Saka tupig! Okay. Oh my God, ang sarap ng tupig sa ano, pura Tarlac. Ayun. Kasi ako, pati sa sama lahat ang naalala ko. Oh, ganun. Kasi ako sa, yung speaking of, hindi naman milk, pero naalala ko yung lolo ko naman sa father side ko. Sa ang lolo at lola ko na naabutan ko na lang sa father side ko eh. Sa mother side ko, sobrang baby pa ako na matay na sila. Wala akong memory. Pero sa father side ko, sa lolo ko naman, naalala ko naggalit sa akin. Bakit? Kasi, inubos ko yung sustagen. Eh kasi sustagen, di ba pang bata yan? Pero, meron yata pang for adults nun eh. Pang, ano, di ba susi and geno nga, di ba? Susi and geno. Basta, nagtimpla ako ng sarili ko ng sustagen. Tapos, kinuha ko yung sustagen niya. Nasa Bulacan ako nun. Siyempre, pag sa pag-ibig, oo, parang mahal nga siguro. Tapos, parang ako wala akong pakialam. Kasi, sa bahay namin. Tapos, pero marami rin, hindi na, siguro yung mga naalala ko sa grandparents ko, yung mga core memory ko, puro traumatic. Tsaka ano, pero isa, ang pinakamasayang memories ko nung yung with my cousins. Sa Bulacan naalala ko, dyan ako natutong, or at least I'd like to think na yung marunong ako lumangoy dahil nung nandun ako. Kasi sa, pwedeng traumatic. Traumatic na naman. Hindi kasi alam mo gagawin ng mga... alam mo yung... Ito, maalala ito ni Ninyo. Kasi sa Hagunay, Bulacan, may ilog din doon eh. Tapos kami magpipinsan, magbabangka kami. Tapos, kapag nasa gitna na kami ng ilog, itataob nila yung bangka. So, you have no choice but to swim. Eh, babata pa na. Wala naman kami kasama matanda eh. Pero yung ilog tubig, meron ba nalulunod sa ilog? Oo. Oh. Ilog? Ay, malaki ilog siya. Ano? Hindi. Ay, na nakakatakot.
Umuha ko naman. Sorry. Wala lang. Tapos doon kami yung ganito. Tapos yun sinukwento mo na, na Jebs. Sa ilog kasi minsan, yung inidoro nila, ang flash nila, direkta sa ilog. Minsan, like, pero doon ako, after siguro 1 week lang, di ba, tatakot ako. 1 week lang, okay. Ang tapang ko na. Tumatalo na ako sa tulay. Like, alam mo yung mga batang na nakikita ko, tumatalo na ako nun. Wow. Alam mo yun ang gusto kong mga ma-experience kasi. Like, para, kasi sa araw-araw na ginagawa nyo yun, in 1 week lang parang, ano, nasasanay ka na. Tapos, din minsan yun nga, parang, si, yung survival mo is dahil merong gems na lumulutang. Tapos, parang, saan nandidiri ka? So, Super Mario to, ah. Biglang, iwasan mo. Parang, uy, lumalaway na ako. yung mushroom. Yun yung kalaban. Ay, kalaban pala. Ano ba yung kalaban niya? Yung turtle? Oo. Pero ano, ngayon, ano kasi, ang Hagunay Bulacan is kilala siya as ano talaga, bahain. Ang atabi siya ng ilog talaga. Ayun, tapos sa Marikina naman, yun nga, yung mga kalaro kasi doon, parang pag nasa, kung isipin mo ang Bulacan at Metro Manila is magkalapit lang. Diba? Oh, actually, parang 2 hours. Oh, pero ang, at that time, in my head, parang ang layo-layo niya na. It's just 2 different worlds na talaga. Pag nasa Bulacan ako, parang, uy, ito yung Manilenyo. Pero yung language, Bulacan, ganun. Tagalog, pero may malalim ang punto nila din. Kasi like, siya sa Tarla. Doon kasi Ilocano eh. Oo, oh, kasi isa... doon sa Bulacan, pag sa Hagunoy, yun, may ganun silang magsalita. At saka may mga words na hindi talaga ano pareho. Ayun, tapos pag pero ay may why na I look forward to ano eh pumunta ng Bulacan miski mag-isa lang ako. High school lang ako ganyan. Pero sa mga nung ito pa pala syempre nung nasa Marikina ang isa pang mga kasama ko lumaki yung sina Chi, yung mga pinsan ko talaga sina Marco, sina Chino, sina Kayot. Kasi sa pag nagsisimba kami magkakasama sa simbahan. So pa isa ito pa traumatic na naman. Kasi pag nagsisimba kami pag Linggo, ang paggigisingin kami ng daddy, pag wala siyang ibang way ng pagising. Kung hindi habang natutulog ka, dadabutin ka, itatayo ka niya. Oh my god, parang gamit lang 'yun. Dalagin sa amin. Nakakaawa. Oh, yung nakikita ko ngayon. Ang gagawin mo sa bata yun, di ba? Parang, ang tawag. Pero may gising ka. Kapag tinayo ka na, parang anong, what is the reaction mo? Parang wala ka nang magagawa kasi nakatayo ka. Parang gusto mo nang matulog. Parang, ay, ganun yung pagising niya sa amin. Tawag pa nga, hindi pa pinag-aasara namin ng magpipinsan tsaka ni Mark, ang kapatid ko. Tawag nito, pagtatayo niya, kilos militar. Yan ang tawag nito. Kilos militar, parang gusto niya talaga, gagano na kami, parang kilos militar. Parang wala ka ng choice kasi magsisimula. Noong time ba na yun, nakapagano na siya? Saudi na ba siya noon? Nawala po ba? Nakabalik na siya ng, hindi, may time na bumalik na siya ng Saudi tapos lumipat siya ng Cuba. So yung in-between, time in-between. So, ibig sabihin, kumbaga yung naging approach niya to handling niya, siguro yung ganun din sa ano. Okay. Grabe. Sa amin kasi sobrang lenient sa amin. Yun siguro yung parang ano, na kapag nag-aaway na kami magkakapatid, lalo na yung ano, sinundang ko. Talagang, wala, hindi na naman yung kami pinaparusahan. Parang, yun nga, very lenient sa amin. Ang dark pa rin, Charles. Pero, kanya-kanya naman pagpapalaki. Tapos, sa inyo ba, nagkukuyat? Ano ang tawag? Ayun. Si Mark Dico pa din ang tawag ni Maya. Tapos, maski nga ako, di ba, sa mga pinsan ko na sobrang maliit lang ang agwat namin, kuya ate pa rin tawag mo.
sa amin wala kasi. Di ba parang wala kami ate, wala kami kuya. Wala. First name basis kami. Ewan ko kung sa kanila meron ganun sa inyo. Pag siguro sobrang kasi sa kami ni Marco naman, ang months lang ang difference namin eh. Tsaka ni Kerry. Pero yung si Ate Karen ko, di ba, 2 years lang ba yata ang gawin namin? 1 year. 1 year na? Kasi si Karen, kasi nilid ko siya eh. Tapos si... Gusto mo? Ayoko. Tapos si, tawag dito, si Chino. Hindi, malayo na. Basta, yung mga close cousins ko, siguro wala na. Pero yung basta nakakatanda sa akin, yun, kinukuya ate. Pero yung nakakabata sa akin, parang wala tumatawag sa akin. Hindi, narinig mo, wala naman tumawag sa akin. Kuya Mike, Kuya Midar, wala naman. Midar nang tawag na sa akin. Pero siyempre si Micah. Oo, si Micah. I think pag, alam mo parang yun na, imposible na wala kang wala. Maalala. At very general na maalala mo kasi, again, yung formative years, yung time na talagang just a sense. Lahat ng mga experiences mo. At saka parang... Sige. Have you noticed this? Na parang... It's natural. Natural. Sometimes there's a part where you actually glow up remembering, reminiscing that part of your childhood. Because, wala, nakakamiss din minsan. At saka... Let's see, kasi ikaw nag-share ka ng traumatic eh. So kung meron sa kanyang meron siya na experience na traumatic na sa tingin niya nakakalungkot that would have transpired in interview sa kanya and yung pagpwento niya pero it's about lumaki ako sa farm and then biglang nag jump into nung 14 years old po ako nagtatrabaho na ako sa ganito tapos from then on ang dami niyang nang nasabi that means yung memory niya is good but she fails to tell or share her memories before 14 years old. Kaya, parang there's something very... At saka, as devil's advocate, na talaga sigurong, ano siya talaga, pie siya talaga. Uh-huh. And, iniimbento niya lang lahat. Uh-huh. She's very bad at it. Kasi, kumbaga, ngayon, di ba, kung isa kang spy, let's say, sa CIA ka, or ano, hindi ba parang, dapat ito, nakapag-integrate ka, ito, huwag mong kakalimutan, ito yung upbringing mo. At least sa movies, yun nakikita natin, di ba? Parang meron kang whole background to support your, ano, your story. Di ba? Hindi siya na-coach na maingi. Pero nung isa pang devil's advocate, on the side of, let's say, Pilipino nga talaga siya. Oo. Nakaparod ko to kay ano eh, kay Cheese. Oh. Parang ang binrot up ni Cheese is yung case ni Grace po. Kasi if you remember, I don't know how long was that ago, Grace po went through a similar ano, parang situation, parang kino-question din yung citizenship niya. Naalala mo yun? Kung American siya talaga. Yeah. You know? Pero yung mom niya kasi eh. Mm. Parents necessarily adopted siya, diba? But I think what the difference between this is what is at stake. Si Grace po at that time, let's say kung American man siya talaga, there's no, walang intent of pag-i-spy or anong magigain ng America sa pag-i-spy sa Pilipinas, diba? Hindi kasi. Pero ngayon, mas malaki yan at stake. At especially at a global stage ang lalo na sa kung andong ka sa tayo kasi 'di ba ang Bamban is malapit sa US sa Clark na crucial sa geopolitics between Taiwan and China. So yun yung at stake. Ah. Yun yung difference ng dalawa. Kung ikinukumpara niyan. Hindi naman citizenship yung pinaka reason bakit siya. Yeah. Diba, ginigil. Punang yung, ano niya eh, yung connection niya dun sa Pogo, sa Baifu. Ayun pa ako. Yung ano yun eh, sa Baifu, yung owners noon are number, syndicate na probe sa Singapore. So, yung citizenship niya is, lumabas na lang, diba? And then, yun nga, kasing kay Grace po,
Pinoy si Susan Roses eh. Mm. Si kay Alice. Stepmom niya ba yun? Hindi, nag-kinabdok siya, diba? Oo. Si Alice Guo, yung allegedly na biological mother niya sa birth certificate niya, never existed. Mm. Wala rin yung birth certificate nung pangalan na yun sa PSA. And also, her father. Tsaka yung wed, yung marriage nung parents niya. Yeah. Wala kang Filipino. So that doesn't make even half Filipino eh. Kasi wala kang Filipino blood. So you're not supposed to run. Mm. You're not even supposed to be a government in the maging, ano mo yun, government official, like a mayor. Mm. Ano mo ginawa lang sa kanya ni ano dun eh. Napaka, siguro kung si Mayor yung defensor na yun. Naku, nakaka. Oh my God, nakakamiss siya. Parang siya dapat yung naggigi. Siya dapat eh. Yung naggigisa sa kanya, no? Si Miriam Defensor talaga. Nakakamiss siya sa Senate. Ano siya, talagang lawyer talaga siya kasi nagbibigay siya ng pang, this is your right. This is your right as a yun, individual being questioned, ganyan-ganyan. Parang hindi lang siya one-sided, parang as a lawyer, she talks like a lawyer before she asks the question. What if kaya? Buhay pa siya, no? Anyways, that's our Alice Guo challenge. That's our Alice Guo challenge. Siguro yung challenge natin is, or siguro comment kayo nung naalala nyo. Nung childhood niya. So comment down below sa video na to. Hmm. And that's our episode. First of all, thank you. Bye. The views, thoughts, and opinions expressed in the Overseas Podcast Worker belong solely to the host and guest speakers and not necessarily to any organization, committee, or other group or individual. This podcast is for informational and entertainment purposes only. The information in the podcast is not intended as legal, financial, or any other professional advice, and listeners should consult a professional who is familiar with their situation for such advice. The Overseas Podcast Worker assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this podcast. The information contained in this podcast is provided on an as-is basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness, or timeliness.